May matatanggap po na balikbayad ang ilang customer ng Maynila sa Caloocan at Imus, Cavite. Parusa po yan sa water company dahil sa mababang kalidad ng tubig gripo sa ilang lugar roon. Nakatutok si Maki Pulido. Sa random water sampling ng MWSS Regulatory Office noong huling bahagi ng 2023, hindi pumasa sa Philippine National Standard for Drinking Water ang isinuplay na tubig ng Maynilad sa ilang bahagi ng Caloocan. Mas mataas sa allowable limit ang coliform content o bakterya na galing sa dumi ng tao o hayop ang natagpuan sa tubig sa Barangay 63 hanggang Barangay 76 sa Caloocan. Ang pamilya ni Edna na tubig gripo ang iniinom, hindi raw alam na nagkaroon ng problema sa kalidad ng tubig gripo nila. Matapang lang po yung chlorine. Wala naman pong nagkasakit sa amin. Walang nagtaig. Nag-imbestiga rin ng MWSS Regulatory Office sa kalidad ng tubig sa siyam na barangay sa Imus, Cavite. Reklamo kasi ng mga residente, may problema sa kulay at amoy ang tubig. Ayon sa MWSS, nadiskubre na mababa ang level ng chlorine na siyang pumapatay sa bakterya. Dahil dyan, inutos ng MWSS Regulatory Office ang rebate o ibabalik ng Maynilad ang siningil nito sa panahong may problema ang kalidad ng tubig sa ilang bahagi ng Caloocan at Imus, Cavite. If we don't impose penalties, this might happen again. Or if this will happen again, this will happen more and more. So if we impose penalties right now, they will learn to be more proactive and to ensure that this will be prevented. Isolated case raw ang mga ito, sabi ng Maynilad. May chance raw na mapasok ng contaminants ang kanilang mga tubo kung walang water pressure habang isinasagawa ang maintenance work sa kanilang mga linya. Quality monitoring, nag-conduct na rin po tayo ng mga additional na mga flushing activities. May public dialogue ang MWSS Regulatory Office sa mga apektadong residente sa susunod na linggo. Doon na raw nila sasabihin kung magkanong ibibigay na rebate ng Maynilad. Maganda po kasi mababalik yung, mababawasan yung bill namin sa tubig. Lalo na kami, malaki tubig na kami. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.